Actually, hindi niya naman alam kasi nabuntis ako na. Nalaman ng family niya na nanganak ako. Unang pinuntahan siya sa academy ako. Kasi, siyempre, talaga nanganak. Itatanong ko. Ano? Makadala ko yun. Pinuntahan siya, tinanong siya. Anak si Bernadette, hindi mo ba alam na nabuntis? Huh? Nanganak siya kanina. Ikaw daw ang ama. Totoo ba, Nay? Nay? Patay na ako! Opo! Akin po yung bata! Ako po yung ama! Tapos, ayun, ang ginawa naman ng parents niya, kinuha na pagkalabas namin ng hospital, saka nila kami. Oh, Bernadette, masanay ka na dito, ha? Sabi ni Arthur, alagaan ka raw namin, pati yung anak mo. Sabi niya nga po akong makita siya, eh, pati yung anak niya. Ang saya-saya nga niya, eh. Tanggap niya kayo mag-ina. Kaya gusto niya, dito kayo tumira. Tara, pasok na tayo na makapagpahinga kayo na apo ko. Kamukhang kamukha ni Arthur. Noong makatapos sa academy, agad nagpakasal si Arthur at Bernadette. Sa araw na ito, maaari mo nang halikan ng inyong asawa. Pag-graduate siya ng academy, na-assign siya ng Region 6. Hindi ko alam, parang biglaan din yung pagpapakasal namin niya. Actually, sabi ng na-assign nga siya ng Region 6. After a year niya doon, umuwi siya. Hindi ko alam, inayos niya pala yung papers namin sa kasal. Doon lang niya ako sinabihan na magpapakasal na daw kami. Parang 3 days before na lang yata eh. Akala ko kung ano nilalakad niya pagka-uwi niya galing Bisaya, galing Bacolod. Yun pala, yung kaya siya alis ng alis, yung papers na namin yung nilalakad niya. Bernadette? Laki na ng mga anak ko, ah. Siyempre, kiss kay Daddy. Oh, kiss, kiss. Siyempre, si Mami magkikiss ni kay Daddy. Hmm? Kumusta, kumusta? Kiss ka namin. O, pasalubong ko sa inyo yan, ha? Thank you po, Daddy. Oh, kiss, kiss. Miss ko yung mga. Sir, malambing sa mga anak, eh. Nung bata pa sila, tuntuwa siya sa bata, mahilig siya sa bata. Kasi nga madalang siya eh, madalang siya umuwi. Minsan once a year, twice, aswerte na pag naka-twice a year siya umuwi. Pag uuwi niya, sinusulit niya yung panahon niya na makabanding yung mga anak. Nag-aalaga siya ng bata, pinagluluto niya kami. Sandali na lang to, ha? Kaya niyo pang hintayin. If anyone would ever ride. Sa akin napaka-stricto niya, pero sa mga anak ko, hindi naman ganun ka-stricto. So, mas takot pa nga yung mga anak ko sa akin kaysa sa kanya. Sabi niya, paano kung magagalit pa ako sa kanila na pag-uwi ko, magsisermon lang ako, gagalitan ko sila. Di lalo na, baka lumayo na yung loob lalo ng mga anak ko sa akin kasi hindi na nga nila ako madalas makasama. Wala akong naalala na pinalo niya ako eh. Wala talaga. Tsaka, madalas si Mami lang nag-didisiplina sa amin kasi nga, wala si Dad. Mahilig kasi siya mag-video okay ka na. Yan yung bonding namin sa bahay, kakanta. Tapos kapag may birthday sa amin, lalabas kami, kakain. Simple lang, ganun. Sobrang lambing. Mas malambing pa nga siya sa akin. Tsaka weekly kami nag-video kasama. Yun yung isang bonding niya sa mga anak niya, yung makipag-video kay siya. Matapos niyang matalaga noon sa Region 6, nalipat siya sa Rizal kung saan siya naglingkod sa loob ng 13 taon. Nag-aral muli at nang makatapos, saka siya na-assign bilang OIC ng Luzon Field Unit ng PNP Anti-Kidnapping Group. Hindi mo dadalhin. Awa kayo. Huwag ka lang pumalak. Tol, nakapala ko, ah. Patsyag kayo, ah. Tol, mukhang pulis, ah. Puto ko dyan! Suspect sa pagduko sa isang international patay matapos yumay nyo manlaban sa mga pulis. Sir, sino po yung mga grupong nag-ano ng pangyayaring ito?
Itong mga grupong to eh, sangkot sa iba't ibang kaso ng pandurukot sa mga kapwa nila Indian National. Na-rescue namin yung biktima pero namatay yung mga suspect dahil nagtangka silang manlaban sa amin at pinaputukan namin sila dito sa nasabing lugar na kung saan nangyari yung shootout. Ang una talagang kinakatakutan ko yung patrol na nangyari sa kanya. Bawat alis niya kasi, parang hindi mo alam kung makakabalik pa nga siya. Lagi niya rin naman yung sinasabi sa akin na dapat lagi daw akong open sa kung anong mangyayari sa kanya. Kasi ang buhay ng pulis, ganito talaga ang buhay ng pulis, ang isang paa namin nasa open. Lagi niya ako sinasabihan ng ganun. Lagi niya ako. Tapos lagi niya sinasabi sa akin pag may operation siya. Kaya ganun na lang yung talaga ano, pag nagtatrabaho siya, pag alam ko may trabaho siya, wala lang, dasal lang ako ng dasal, hintayin ko na parang lagi akong kabado, kinakabahan ako, tapos magiging okay lang yung pakiramdam ko pag tumawag na siya.